Mabuti at napag-isipan yung magpakasal. Gano'n na ba kayo katagal magkakilala bago nyo napag-desisyonan na magpakasal? Mahigit 5 taon na rin po kami. Nakapaghanda na din po kami at napag-usapan na rin po namin ito kasama ng pamilya namin. Kaya masayang-masaya po kami ngayon. Pangarap po namin parehong magkapamilya, kaya ito na po ang tamang panahon. Pero ang dami rin po palang requirements sa pagpapakasal, ano po? Oo nga, medyo marami rin yung mga requirements na yan. Pero kailangan kasi nating pagdaanan ang lahat ng proseso na yan para masiguro nating tama ang lahat ng gagawin natin. Oo nga po eh, madami pero sa tingin naman po namin, basta't mahal namin ang isa't isa, magagawa ng paraan po lahat. Oo, tama yan. Basta mahal nyo yung isa't isa, kahit anong pagsubok pa yan, malalagpasan nyo yan. Pero kapag naging mag-asawa po ba kami, may particular po kaming responsibilidad sa isa't isa bilang Muslim? Bilang mag-asawa, marami talagang responsibilidad yan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mas makakatulong sa inyo yung paniniwala at pananampalataya nyo sa kagustuhan at paggabay ni Allah. Pero mas makakatulong sa inyo kung mas maintindihan nyo itong lahat ng ito. Kung pupunta kayo sa isang Sharia counselor, mas makakatulong sila sa inyo. Sige po. Maraming salamat and congratulations sa inyo. Salamat din po. Walang anuman. Ayon sa Article 34 ng Presidential Decree 1083, ang mag-asawang Muslim ay may mutual na obligasyon. Una, ang mag-asawa ay obligadong magsama sa iisang bubong. Kailangan nilang magtulungan at magrespetuhan ng naaayon sa batas ng Islam. Pangalawa, kung sakali pa na isa sa kanila ay hindi masunod ang kanyang duty or mag-bring ng danger, dishonor or material injury sa kanyang asawa, ang injured party ay maaaring magpetisyon sa korte patungkol sa naturang negleksyon. Ang korte naman ay ika-counsel o pangangaralan ang offender kailangan niyang sundin ang naturang obligasyon. Kung sakaling tumanggi ang offender na sundin ang obligasyon, ang korte ay may kakayahan na mag-take measures para masolusyonan ito. Pangatlo, ang mag-asawa ay maaaring magmana sa isa't isa. Pang-apat, ang mag-asawa ay may karapatan din na mag-divorce ng naaayon sa batas ng Islam. Ito naman ang rights and obligation ni wife under PD 1083. Una, siya ang magmamanage sa affairs ng household. Ang wife ay maaari ring makatanggap ng property through gratuitous title matapos magbigay ng consent ng kanyang asawa. Ang asawang babae ay maaari din magtrabaho matapos ito pahintulutan ng kanyang asawa. Ang wife din ay may karapatan na hilingin na masatisfy o makompleto ang naturang mahar para sa kanya. Kung wala namang stipulation on marriage settlement, ang wife ay mananatiling may-ari at tanging may karapatan pagdating sa kanyang property. At panghuli, karapatan din ng isang wife na ma-entitle siya sa equal and just treatment ng kanyang husband in case na meron itong dalawa o higit pang asawa.